paano magsisimula ng sariling life group. Okay? So, napakagandang tanong nito, mga kapatid, na paano magsisimula. So, ang tanong po na ito ay sumasagot sa personal na paghahanda. Okay? Tinangangahulugan na ano ang personal na dapat gawin ng isang naghahangad na magbuo ng kanyang life group. Okay? Una po, napakahalaga na tumanggap ng revelasyon magmula sa salita ng Diyos. Hindi lang po dahil ito ay sistema ng simbahan, hindi lang po ito dahil hindi po ito basta compliance lamang no sa ating sistema ng simbahan. Bagkos kailangan po natin itong maunawaan. Nagrema, nagreveal ang ibig sabihin malalim na pagkaunawa, malalim na naibaon sa ating pagkatao na naging bahagi na ito ng ating values, naging bahagi na ito ng ating conviction. Okay? Dahil nag-reveal, naunawaan po natin at ibig sabihin, napakaganda, napakalusog ng bagay na ito, kaya nais natin gawin. Okay? Now, so doon magsisimula no, na ang isang tao na may desire, mga kapatid, na mag-open ay dapat una makareceive ng revelation, makareceive ng word from God. Okay? Basahin po natin yung verse sa Bible sa aklat po ng John chapter 21. Okay? John chapter 21 verse 15. Okay? John 21:15-19. Okay? Ganito po ang sabi. Okay? When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you truly love me more than this?" "Yes, Lord," he said. "You know that I love you." Jesus said, "Feed my lambs." 16. Again, Jesus said, "Simon, son of John, do you truly love me?" He answered, "Yes, Lord, you know that I love you." Jesus said, "Take care of my sheep." 17. The third time he said to him, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was hurt because Jesus asked him the third time, "Do you love me?" He said, "Lord, you know all things. You know that I love you." Jesus said, "Feed my sheep. I tell you the truth. When you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands and someone else will dress you and lead you where you do not want to go." Okay? So, paano po magsisimula no ang isang Kristiyano na mag-open ng life group? Number one is revelation. Ano yung revelation, mga kapatid? Una, mahal mo ba ang Panginoong Jesus? Okay? Yes. At maraming, at bakit mo mahal ang Panginoon? Keso ganyan, keso ganyan, keso ganyan. Okay? Tama naman. Okay? Dahil alam namin kung anong mabuti at tama. Pero nung sa konteksto ng binasa natin, nung tinanong ni Jesus si Peter, "Mahal mo ba ako?" Sabi, "Opo, Panginoon." Idinugtong ng Panginoon. He said, sabi niya, "Feed my lambs." So, feed. Okay? Ibig sabihin, ang pagmamahal pala sa Panginoon, ang ibig sabihin, pagpapakain. Okay? Ng kaluluwa. Okay? So, ang tanong, paano magpapakain ng kaluluwa? No? Choking ba? McDo ba? Milk tea ba? O lechon? Shabu-shabu? No? Kasama yon, okay? Pero sabi ng Mateo 4:4, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na galing sa bibig ng Diyos. Sa madaling salita, ang mga prinsipyo na galing sa Bible ay nagsisilbing pagkain ng buhay, ng pagkatao.
So therefore, ang isang cell leader, dahil mahal mo ang Panginoon, kailangang maipasa ko ang prinsipyo na ito sa tao. So ako ay bubuo ng life group dahil ipapasa ko ito. Tuturuan ko sila ng tamang pamumuhay, tuturuan ko sila ng tamang pananaw sa pera, sa pamilya, sa trabaho, sa community. Parang ako, habang binabago ng Panginoon, ituturo ko din sa kanila. Mag-handle ako ng isang small group. So, dahil doon, mahal mo nga ang Panginoon. Okay? So, pangalawa, tinanong uli siya, Pedro, mahal mo ba ako? Opo, Panginoon. At alam niyo yung ano yung sabi, dinugtong ng Panginoon, he said, sabi niya, take care of my sheep. Okay? So, ibig pong sabihin, no, dalawang bagay mga kapatid na standard na ito yung revelation. Bakit natin to dapat gawin? Dahil sa pananaw ng Panginoon, no, ang pag-ibig sa Kanya ay mayroong sukatan. Una, kung talagang mahal mo ako, magpakain ka. Ibahagi mo ang salita ko sa iba. Kung talagang mahal mo ako, alagaan mo sila. Gabayan mo sila. Tulungan mo sila. Okay? Si Haring David and David shepherded them with integrity of the heart and skillful hands. So, ang point po mga kapatid, sa pagbubukas po natin ng life group, napakahalaga po that na naka-receive po tayo. So, yun po ang una at napakahalaga, no, na dapat laman ng puso at isip ng isang nagmamahal sa Panginoon, bakit siya mag-o-open ng life group? Una, dahil ito'y kalooban ng Panginoon. Pangalawa, ito ay pagsunod sa Panginoon. At pangatlo, mga kapatid, ito'y makakabuti sa atin at sa ating kapwa. Okay? God bless you all.